Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong like, share, and subscribe. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And for our announcement, tilho nakapromo pa rin tayo ng ating free check-up. Libre ho ang konsulta, walang bayad. Kaya lang ho, limited slot na lamang po ito. Baka po tayo ay hanggang 2023 na lamang. So, i-grab nyo na ho ang opportunity. Still, free ang urine and sugar testing and free colon cleanse for your referral. And naka-promo package pa rin ho ang ating detox, blood cleansing, with or without vector scan. So, ang laki po sa nang madi-discount ninyo sa detox and blood cleansing pa lamang ho. Naka-discount na ho ngayon ng 9,000, lalo na ho kung kasama ang vector scan. And close na po ang ating IV laser promo. Ngayon po ang naka-promo natin is high dose vitamin C. So ang high dose vitamin C po, isa ho yan sa blood cleansing na ginagamit natin. And pagka ho high dose, which is 10,000 to 25,000 milligrams, injectable form po, yan po ay nagkakaroon ng ibang benefit. Unlike pagka yung pa 500 milligrams lang ho, oral na iniinom natin, it just serves as vitamins and antioxidant. Pagka ho high dose, nagkakaroon ho yan ng antimicrobial property. Nagkakaroon ng antibacterial, antiviral, antiparasite, antifungal, and antiprotozoal effect. So, talo niya pa ho ang antibiotic kasi ang antibiotic is just for bacteria. And aside from that, may benefit pa ho ang high dose vitamin C sa mga may cancer. Nagkakaroon din ho ng anti-cancer property ang high dose vitamin C para ho doon sa mga hindi nakakaalam kung gaano ho kaganda ang benefit ng high dose vitamin C. Pati ho doon sa mga nagki-chemo, nakakatulong ho yan na ma-alleviate yung mga side effect ng chemo like yung paglalagas ng buhok, pagsusuka, lumalakas ho ang pasyente. And ito ho ay ginagamit na sa abroad, especially sa US, sa hospital po mismo ginagamit. May mga state na po sa US na gumagamit ng high-dose vitamin C. So that is how valuable ho ang mga ginagamit nating blood cleansing sa clinic. So hindi lang ho isa. So ang ating blood cleansing ho apat. Laser, high-dose vitamin C, ultraviolet, and ozone. So sa dami ho ng mga technique na yan plus yung detoxification with the vector scan, imposible hong hindi pagumaling ang pasyente. What I mean is, kaya ho mataas ang cure rate namin. And another, nag-o-auscultate po kami. Wala hong pasyenteng dadaan sa kamay ko na hindi ko pinakikinggan ang likod at ang puso. But pinaka-importante ho ang likod because of walking pneumonia. Wala hong lulusot sa stethoscope ko, naririnig ko ho yan how small the crackle is. Experience din ho ang pag-o-auscultate. Hindi rin ho lahat ng kulig natin ganun ka sanay mag-auscultate, no? Depende ho kasi yan sa exposure ng doktor nung siya ay nag-aaral pa kung gaano karaming likod ang napakinggan niya. Sa practice po,
And of course, pwede nyo hong i-prepaid yan. Sabihin, bayaran nyo na ho agad para hindi kayo mapagsalahan ng promo kahit na po wala pa kayong time. So, pwedeng later nyo gamitin. And this is transferable. So, meaning po, pwede nyo ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Yun lamang dahilan sa makipag-unahan na ho at limited lamang po ang aming slot. At baka po ito ay matapos lahat ng 2023. Ang isipin nyo ho, more than parties, kainan, and others, yung masalubong nyo ho ang 2024 na kayo ho ay nakapag-detox and blood cleansing and vector scan. Health, good health ang isalubong nyo po sa 2024. Yan ho ang pinakamagandang attitude. And hindi ho yung pagdating ng 2024, nag-enjoy nga kayo, tumataas lahat yung cholesterol mo, BP mo, sugar mo. So hinay-hinay lang po, may bukas pa. And ang ating tatalakayin ho para sa araw na to is about the liver. So, natalakay na po natin ang heart, lungs. Ngayon ho, ang isa ho sa versatile organ natin and vital organ is the liver. Gaano ba kaimportante ang ating atay? So, ang liver ho is a vital organ that is responsible for numerous functions, including detoxification. So, yan ho ang isa sa naglilinis ng ating katawan. Metabolism, ibig sabihin ho, kinoconvert yung kinain natin into something that can be used by the body. No? So, yung kinain nyo hong carbohydrates, i-convert sa sugar. Yung kinain nyo hong protina, i-convert sa amino acid. Because yung kanin at ulam mismo as is, hindi ho yan magagamit ng katawan. Kailangan niyang ma-convert into something that can be absorbed by the body. Pati na ho yung production ng essential proteins, yun na nga ho yung mga essential minerals, amino acid. Saan ba located ang ating liver? Dito ho sa right upper quadrant, immediately after your ribs. Dito ho sa kanang bahagi, sa upper. At ito ho, of course, plays a crucial role in maintaining our overall health. Sa metabolism ho, liver ho ang nagpa-process nitong mga sustansya from the food that we eat, sabi ko nga kanina, including carbohydrates, fats, and protein. It regulates glucose in the blood and stores glycogen. Pagka ho sobra yung sugar natin, so, i-store niya ho yun in the form of glycogen. Isa lang ho yan sa example ng kanyang metabolism. How about sa detoxification? So, siya ho ang nag-filter and nag-detoxify ng blood, removing harmful substances tulad ho ng toxins and drugs. And the liver performs these substances into water-soluble compounds na pwede hong e-excrete through the urine. So, dalawa ho ang filtering machine natin sa katawan. The liver for the solid and the kidney, which is the liquid. But, mauuna ho ang pagdaan ng kahit na ano inside the body sa liver. So, yung nilinis ho ng liver na blood, ayun lamang ho ang papasok sa kidney as liquid. And yung synthesis ho ng protein. So, yung liver, nagpo-produce ho yan ng various proteins kasama ho yung mga blood clotting factors like vitamin K, albumin, pati na ho enzymes. So, ganun ho kahalaga ang liver. Pag wala ho ang liver, wala ho lahat magpa-process niyan. Kaya nga ho, pag-iisipin natin, gaano kagaling ang ating God para ho lahat ito ay ma-produce at mag-function properly para lang ho tayo ay ma-stay as a human being. Tapos so minsan, aanuhin lang ho natin ang katawan, sisirain lamang sa alak, sigarilyo, drugs, no? So hindi ho alam how wonderful our body sa pagfa-function. Ito ho mga protein na ito, are essential for maintaining bodily function. Sa protein ho, merong essential and non-essential fatty acid. Hindi ho lahat na produce ng katawan. Yung essential, yun ho yung kailangan nating makuha sa food. Kasi hindi ho lahat na produce ng katawan. Kaya importante ho yung pagkain ng protina
At yun nga hong essential amino acid ang kailangang i-process ng liver kasi galing ho sa pagkain. Hindi ho na-produce ng katawan natin. And also sa bile production, di ho ba ang bile? Ano ba yung bile? Ito ho ang panunaw natin ng fatty substances. Pinoproduce ho ito ng liver. Pero ini-store po natin ito sa gallbladder. So pag ang gallbladder ho natin inalis na, na cholecystectomy kayo, wala na ho kayong apdo. So wala na hong storage ng bile. Kaya ho, kay may gallstone ka, kay tinanggalan ka ng liver, pareho hong bloated yan pagka kumain ng fatty foods. Why? Wala ka na kasing marirelease na maraming bile. Aasa ka lamang kung ano yung recent na pre-produce ng liver kasi wala kang storage. The bile itself is strong. Ibig sabihin ho, matapang siya. Kaya nga ho, inilalagay sa apdo. So wala ka ng apdo, wala na hong lagayan yan. So yung the mere presence of the bile sa liver, toxic din ho yan sa sarili nating liver. Kaya nga ginawa ng Diyos na may apdo. Kaso ho, kung tinanggal yung apdo, wala na hong reserva ang ating bile. Dapat ho ang tinatanggal yung gallstone lamang. And ang liver disease, tulad ho ng cirrhosis, hepatitis, or fatty liver disease, can impact, may effect sa ating atay. And importante ho ang pag-maintain ng healthy lifestyle, including a balanced diet. Kailangan ho limited or mas maganda ho kung wala na alcohol intake. Wala naman hong benefit na may bibigay sa katawan natin ng alcohol. Okay, sa blood regulation, napaka-importante ho ng liver because nakatutulong ho yan mag-regulate ng blood clotting. Yung pang nasugat ka, mag-i-stop yung pagdudugo. Nakasalalay ho yan sa blood clotting mechanism natin by producing protein that is involved in the clotting process. Bukod ho doon, nakaka-filter and process ng blood. Nasasala ho yung dugo natin bago ho siya bumalik at mag-return to the rest of the body. So kita niyo ho, yung dugo ho natin nililinis ng atay bago ho makasirculate yung blood natin to different parts of the body. So pag ang liver ho ang nasira, marumi na ho yung blood na isusupply natin to different parts. Kaya ho dapat ang liver hindi palyado. Kailangan ho yung filtering capacity niya ma-maintain natin. And by drinking alcohol, you are directly damaging your liver cells. Now, sa immune function naman ho, meron ho tayong mga Kupffer cells in the liver. Spelling K-U-P-F-F-E-R. Kupffer cell, yan. As part of our immune system. So, nakatutulong ho ito to defend the body against infection. Pagka ho may mga invaders tulad ng bacteria, virus, and other foreign bodies, no? Remarkable ability to regenerate. Nakakapag-cell repair ho sila. Huwag lamang hong paaabutin sa cirrhosis, which is late stage ho ng fibrosis, ng pagpepeklat. Pagka ho kasi yung part na peklatan na, hindi na ho yun magsa-cell repair. Tulad ho ng peklat natin sa skin, di ho ba? Matigas na ho siya, kalyo. So paano nyo pa ho magsa-cell repair yun? Peklat na ho siya, fibrosis na siya. But hanggat hindi ho umaabot sa ganun, pwede pa hong i-regenerate ng ating katawan. It can repair, take note of the word repair, and replace damaged tissues. So para ho makaproduce ng healthy liver cell, kailangan ho linisin ang atay through yung detox ho natin program and nourish. Para ho yung sustansya, linis at ibigay ang sustansya para ho yung tutubo at magre-regenerate na liver cell is a healthy liver cell. When it comes to cholesterol level, of course, ang liver ho plays a role in regulating cholesterol level by producing and excreting cholesterol. So, ang cholesterol ho, tandaan nyo to, 2/3 ng cholesterol is produced by the liver. And only 1/3 is coming from our diet. Because there are some people,
nagsasabi na hindi na nga ako tumitikim even a single drop of oil, pero ang cholesterol ko mataas pa rin. Common ho yan sa mga menopause women. Nagtataas ho ang cholesterol in relation to sa estrogen ho. Pagbagsak ng estrogen ng babae, compensatory mechanism ng katawan, gagawa ho siya ng maraming cholesterol kasi nasesense niya na mababa na ho ang estrogen ng babae because related po ang cholesterol and estrogen. So, akala ho kasi ng katawan natin, mako-convert pa si cholesterol into estrogen. But if you are already menopause, it will stay as cholesterol. Kaya ang taas-taas ho ng cholesterol. Marami na ho akong pasyenteng ganyan. May mga edad na nagtataka at naka-statin sila. Pag-check ho ng cholesterol, mataas pa rin. Ha? Pero yung mga ganyan hong taas ng cholesterol, slightly elevated lang naman. Hindi naman ho yung super taas. Katulad nung mga kung bad ang diet nyo, ay super taas ho talaga. And sa metabolism ho ng drugs, so may mga iniinom ho natin gamot, tina-transform ito ng ating atay, wherein it becomes easily excreted by the body. So importanteng aspect ho ito ng drug metabolism and affects how yung mga medication po works in the body. Sa hormonal regulation po, ang liver is involved sa regulation ng various hormones. Tulad ho ng nangunguna ang insulin, pumapangalawa ang thyroid hormones and sex hormones. Ang thyroid hormones, so, ang isa sa problema natin dito, no? So, ang active na ginagamit ng katawan is T3. T4 siya, ang liver ang magko-convert sa kanya into T3. But pagka hypothyroid ka kasi, the only available drug is levothyroxine, which is in the form of T4. Now, dapat yung liver ang magko-convert ng T4 into T3 para humagamit ng katawan. Pagpalyado ho ang liver mo, ay hindi niya humagagawa yung conversion ng T4 into T3. So, while in other countries, so, may available silang T3 talaga. Hindi na ho yung T4 na i-convert pa sa thyroxine, sa T3, no? Kaya minsan ho yung sa ibang bansa, ginagamit nila mismo T3 pampapayat. Kaya effective. Dito, hindi masyado eh. We do not know why. And mga common liver disorder, siyempre ho, yung hepatitis, no? Pag sinabi ho ang word na hepatitis, wag ho agad hepa B, hepa C, hepa A ang iniisip ninyo. Hepatitis means, basta itis, meaning inflammation ho ng kahit na ano. So, hepa means liver. Hepatitis means pamamaga o swelling ng liver. At iyan ho ang difference ng hepatitis sa fatty liver. Pag nasa fatty liver ka pa lang, hindi pa ho, wala pang blasting ng enzymes. Hindi pa ho pumuputok yung mga liver cell. Pagka nakikita sa ultrasound na fatty liver, hindi ho kasi nape-penetrate ng ultrasound yung loob ng liver. Punong-puno na ho ito ng stones. We call it intrahepatic stones. At pag sobrang congested na ho sila inside, what will happen? Malalaglag na ho sa apdo. The same intrahepatic stones will be called gallstone. Kaya ho, sa conventional medicine, yung natural na fatty liver ho, hindi na ho, they fail in restoring it into a normal liver. Why? Hindi ho kasi natatanggal. Walang space to put on the supplements for the liver. Dapat ho niyaan, So sa clinic natin, nare-reverse natin ang fatty liver. I-detox muna namin, ilalabas nyo ho yan sa pupo. So syempre ho, lumuwag yung loob ng atay, nagka-space. Mas makaka-function siya compared to before. Plus, yung supplementation ho, yung sustansyang ibibigay natin sa liver, mare-retain na ho ng liver kasi nga ho, nagka-space. Maidudumi nyo ho yung mga intrahepatic stones plus the gallstone na meron kayo. It doesn't mean na walang gallstone nakita sa ultrasound, wala kayong gallstone. Everybody has gallstone. Yung iba lang ho, nasa loob pa ng atay, hindi pa ho nalalaglag sa apdo. And ang weakness ho doon, kasi nga, yung ultrasound machine,
may limitation lang kung ano yung kaya niyang i-penetrate inside. Actually, kahit ho, ano, yung sa loob ng abdo, ang napipick up lang ho ng ultrasound doon, yung malalaki ang size. Pat yung mga pino, sand-like, hindi ho. So it doesn't mean na wala kayong gallstone. Kaya ho yung mga pasyente na natanggal na ng abdo, magugulat ka, ang dami pa rin hong nilalabas na stones, no? Makikita mo nakalutang sa bowel. Eh saan galing yun? Eh wala nang ang abdo. Sa loob ng atay. Tsaka yung mga nandyan ho sa mga bile ducts natin, no? So, patunay ho na marami tayong intrahepatic stones inside the liver, no? And binabase nyo lang sa symptoms ninyo, no? So, detoxification program plus blood cleansing program, yan ho ang makakapag-alaga ng maganda sa ating atay. IV? Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. 1315. Nagsuka daw ng may kasamang dugo na ultrasound siya. Hintay result kung bakit may dugo. Bali, 1 cup na dugo ang lumabas. Kailangan ba mag-endoscopy? Okay, so marami yung 1 cup. Depende sa cup. May cup na maliit, may cup na malaki, di ba? Oo. Kung natural na size ng baso, 250 ml yan. So, and also ganito, minsan kasi may miscommunication ng pasyente sa pagsasabi ng symptoms. Iba ho ang suka, iba ho ang cough out. So, kasi oh, pag cough out ng fresh blood, sabaga ho yun. Pero pag sinabi mong suka, sa gastrointestinal po yan. Ngayon, kung cough out ho, ang consideration dyan TB and cancer, lung cancer. So, ang dapat yung gawin dyan, mas maganda kung CT scan of the chest. Pero huwag kayo magpalagay ng contrast. Baka ho kasi yan hindi makita sa chest x-ray. Makikita ho yan sa chest x-ray kung TB lamang. Cavitary TB. Yung TB ho na may butas na ang lungs. Kung suka talaga at galing sa GI tract, kung ang tanong nyo ay kailangan mag-endoscopy, kailangan po. Kasi yung ultrasound, accessory organ lang ho makikita doon, which is liver, gallbladder, pancreas, spleen. Yun lamang ho. Pero yung ating stomach, small esophagus, sa endoscopy ho yan makikita. So, ang kadalasan ho pag ganyang karami, hindi naman ho yan sa ulcer. Kadalasan ho esophageal varices. So which is komplikasyon ho ng liver cirrhosis. Ang may ano ho, ang may ulcer, hindi naman ho ganyan na ganyang karami. So kadalasan ho ang may bleeding peptic ulcer, papatak-patak lamang ho and usually maitim ho ang pupo. Ang importante ho dyan, kailangan nyo talaga magpa-check up sa doktor, no? Kung gusto nyo naman ho ng non-invasive, yung vector scan namin, no? Malalaman nyo ho. Kaya lang kung ilan at yung quantity, hindi ho masasabi ni vector scan, no? Okay, so walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo yung magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang atin hong landmark is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, no? I-avoid nyo ho ang walk-in. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia na na-issue na ho yan sa telebisyon at sa mga radyo. Matagal na ho naming sinasabi sa inyo yan. Kaya lang ho, hindi alam at hindi nyo rin po alam. Kami ho alam na namin yan because we have received a lot of patient na may walking pneumonia. And sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong procedure na yan na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And lalo na ho ngayon, tayo naman ho ay still naka-open pa ang promo for free check-up. Wala hong bayad ang konsulta, may libreng urine and sugar testing pa ho kayo.
And also, free colon cleansing for your referral. Again, also yung ating high dose vitamin C ho ang naka-promo ngayon, no? So, and yung promo package natin ng detox, blood cleansing, and with or without vector scan. So, mas maganda ho piliin nyo yung may vector scan. So, una-unahan na lamang po, baka ho hanggang 2023 na lamang ang ating mga promo. So, humabol po kayo, no? So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook, Ivy. Please like us on Facebook account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayon yung katotohanan. Salamat po.